Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Taxi Driver na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nagmamaneho ng deluxe taxi na kung saan ang mga pasahero niyang naaapi ay tinutulungan nila para makapaghiganti sa mga nangagrabyado sa kanila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Bumalik sa kanilang punong tanggapan, may plano sina Songmi at Suktay. Si Suktay ay hindi sigurado at nag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring maging reaksyon ni Songchul kapag nalaman niya ito. Habang nilalampasan nila ang confinement area ni Duchul, nagreklamo si Duchul tungkol sa kakaunting ng pagkain na natatanggap niya, ngunit tila hindi nababahala si Songmi. Sa kabilang panig, sina Doki at Songchul ay kumakain kasama sina Jimu at Hana, at mas kinikilala ang isa't isa. Naging curious si Jimu kung paano nagkakilala sina Doki at Songchul, at ibinahagi ni Songchul ang kanilang kwento. Samantala, si Goyan ay nasa kanyang silid, nag-aalis ng mga benda sa kanyang mga kuko at nag-iisip tungkol sa isang nakaraang kaganapan. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kapatid, ngunit nananatiling lihim ang nilalaman. Nang maglaon, dinala ni Songmi ang ilang kabataang babae sa isang hotel para makipagkita sa isang opisyal na nagngangalang Chairman Choi. Masaya silang magkasama, ngunit nang bumalik si Songmi sa silid ni Choi, nakita niya itong walang malay. Bumalik ang eksena kila Doki, Songchul, at Jinwoo, nakita natin na lasing na sila at hindi na pwedeng magmaneho. Kaya nagpasya silang sumakay ng taxi pauwi. Iginiit ni Songchul na dapat samahan ni Doki si Hana sa kanyang pag-uwi, na lumilikha ng ilang tensyon sa pagitan nila. Habang papunta sila sa parking lot, isang construction worker ang hindi inaasahang nagpatunog ng malakas na pito. Gulat na gulat ni Doki at naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Mabilis na tumawag si Hana ng ambulansya at isinugod si Doki sa ospital. Sa isang medikal na pagsusuri, nakagawa sila ng isang nakakagulat na pagtuklas, isang gallows ng baril sa katawan ni Doki, na nag-iwan kay Hana na matuliro. Sinamahan ni Hana si Doki sa ospital matapos ang biglaang pagbagsak nito sa kalye. Habang nasa ospital sila, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Minho tungkol sa isang deluxe taxi na bumangga sa sasakyan ni Chief Kim. Ang balitang ito ay nagdudulot ng mga hinala sa isip ni Hana tungkol kay Doki. Ang kwento ay nagbabalik sa atin sa isang flashback mula sa mga araw ng high school pa si Doki, nang tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagpapatakbo ng isang restaurant. Pinangarap ni Doki na pumasok sa akademya ng militar pagkatapos ng high school. Gayunpaman, naisip ng kanyang ina na nag-aalala siya tungkol sa mga bayarin sa matrikula at nag-alok na magbayad para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa kabila ng suporta ng kanyang ina, matatag si Doki sa kanyang determinasyon na sumali sa military academy. Nakalulungkot, ang kanyang mga plano ay nagkaroon ng trahedya nang pinatay ang kanyang ina at nakatagpo niya ang pumatay sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa traumatikong karanasang ito, nagising siya sa isang ospital. Dumating si Songchul sa ospital kasama si Doki at sinabi kay Hana na hinimitay si Doki sa kalye. Iminumungkahi ni Songchul na magpahinga si Doki, ngunit iginiit ni Doki na okay siya at inanyayahan si Songchul na samahan siya sa pagkain. Nang dumating si Goyan, nagalit siya kay Songchul sa pag-aakalang pinilit niya si Doki na kumain kasama niya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Songchul na ito ay ideya ni Doki. Sa kabila ng paglilinaw, nananatiling naghihinala si Goyan at hiniling kay Songchul na humingi ng tawad kay Doki. Habang nag-aalok si Songchul ng kanyang paghingi ng tawad, pribado niyang iniisip na si Goyan ang pinaka-nakakatakot na tao sa grupo nila. Samantala, patuloy na hinuhukay ni Hana ang impormasyon sa taxi na sumagasa sa sasakyan ng pulis na si Chief Kim, sa pag-aakalang maaaring ito rin ang taxi na nasakyan ni Duchul. Sa isang pribadong pagpupulong sa kumpanya ni Songchul, nakikinig siya sa isang nakakasakit na kwento mula kay Kyanggo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang kakilakilabot na insidente kung saan ang apartment na tinitirhan ng kanyang kapatid ay nasunog at ang mga tao ay pinagsasaksak habang sinusubukang tumakas. Dito ay nalaman natin na ang asawa ng kapatid ni Kyanggo ay kapatid ni Jinyun. Labis na naantig si Hana sa kalunos-lunos na kwentong ito. Pagkatapos ng pulong, tinanong siya ni Songchul tungkol sa kanyang pagbisita, ngunit mahusay niyang iniiwasan ang pagbibigay ng direktang sagot. Sa ibang lugar, nakipagkita si Minho kay Hana upang talakayin ang footage ng aksidente, ngunit tila nagambala siya at inilipat ang pag-uusap sa psychological therapy na inaalok ng Rainbow Taxi. Nakatanggap sila ng liham tungkol sa isang kaso ng karahasan na kinasasangkutan ni So Yongmin, na ang main suspect ay ang pinuno ng U-Data, isang kilalang kumpanya ng mga serbisyo sa nilalaman sa Korea. Naging interesado si Hana na imbestigahan ang kasong ito. Sa isang hotel, kasama ni Songmi si Choi. Isang lalaki na gustong mabawi ang kanyang paningin.
Nag-aalok si Song Mi na tulungan siyang magkaroon ng mga bagong mata na pumukaw sa kanyang interes. Samantala, binisita ni Sang Chul si Du Chul sa punong tanggapan ni Song Mi. Doon, pinagbantaan ni Du Chul ang buhay ni Sang Chul, ngunit nananatiling kalmado si Sang Chul at nagsimulang magsalita tungkol sa mga usapin ng pamilya ni Du Chul na halatang ikinagalit niya. Plano ni Sang Chul na ibunyag ang tunay na pagkatao ni Du Chul sa tila masayang pamilyang nito. Puno ng panghihinayang, nakiusap si Du Chul kay Sang Chul. Bumalik sa himpilan ng pulisya, nakipagkita si Hana kay Yong Min na naglalarawan sa karahasang dinanas niya mula sa pinuno ng Yu Data. Itinala ni Minho ang kanyang pahayag. Samantala, si Doki at Goyen ay gumugugol ng kalidad ng oras na magkasama at masayang inaalala ni Goyen ang mga masasayang sandali na ibinahagi niya sa kanyang kapatid, pinaghalong masaya at malungkot na alaala. Kinabukasan, naghahanda si Hana na bisitahin ang lugar kung saan nagtatrabaho si Yong Min. Ngunit naghatid si Jinwoo ng nakakagulat na balita. Ang ulat tungkol sa karahasan sa U-Data ay binawi ng dating amo ng kumpanya at isang senior na abogado ng pulisya. Iminumungkahi ni Jinwoo na dapat ihinto ni Hana ang kanyang pagsisiyasat bilang paggalang sa mga senior nila. Gayunpaman, naghinala si Hana sa biglaang pagbawi at hinihimok si Jinwoo na maingat na suriin ang ulat. Sa pagkabigo, tumanggi si Jinwoo at pinunasan ang buong ulat na masusing inihanda ni Yong Min bago lumabas ng silid. Nalilito si Song Chul sa tensyon sa pagitan ni Jinwoo at Hana. Sa kanyang silid, si Hana ay nabalisa at nababagabag at sinubukan ni Minho na pakalmayan siya. Para matakasan ang kanyang emosyon, nagpasya siyang lumabas at bumili ng ice cream. Samantala, binigay ni Song Chul kay Doki ang mga ulat sa kaso ni Yong Min. Sa pagbabalik ni Doki sa kotse, hindi inaasahang nakita niya si Hana na nagpapasalamat sa kanya sa kanyang tulong noong nakaraan. Pagkaalis niya, sinimula ni Doki na imbestigahan ang misteryosong ulat. Sa U-Data, si Yong Min ay napag-alitan ng kanyang manager dahil sa inaantok siya sa isang pulong at muntik pa siyang mawala ng trabaho. Ngunit ang pangulong direktor ng kumpanya, si Park Yang-jin ay pumasok at hindi tinanggalan ng trabaho si Yong Min. Inaanyayahan ni Yang-jin ang lahat ng mga bagong empleyado na makipag-inuman sa kanya. Sa ganitong pagsasama-sama, inamin ng isa sa mga bagong empleyado na hindi sila umiinom ng alak na ikinagalit ni Yang-jin. Sinabihan niya si Yong Min na sampilan ng empleyadong nag-recruit sa empleyadong yon. Nang sa tingin ni Yang-jin ay masyadong mahina ang sampal ni Yong Min, iginiit niya na sampilan siya ng ibang empleyado. Ang iba pang mga bagong empleyado ay tila nasiyahan sa marahas na palabas, ngunit si Yong Min ay malinaw na hindi komportable sa sitwasyon. Sa ibang bahagi ng kwento, si Yong Min ay natigil sa isang kakilakilabot na trabaho sa U-Data, kung saan ang pagmamaltrato at pambubuli ay lumalala pa. Sa isang partikular na malupit na pagtatagpo kay Yang-jin, tiniis ni Yong Min ang isang malupit na pambubugbog na nagdulot sa kanya ng pinsala at pananakit. Upang hindi mag-alala ang kanyang asawa, nagsisinungaling siya tungkol sa kinakailangang magtrabaho ng matagal sa opisina. Ngunit ang hindi malusog na kapaligiran sa U-Data ay patuloy na nakakaapekto sa kanya, at sa kalaunan ay nagpasya siyang tumayo para sa kanyang sarili. Si Yong Min ay gumawa ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng pag-post ng isang online na komento na nag-aakusa kay Yang-jin bilang isang mapang-abusong direktor. Gayunpaman, ang takot at pressure ay mabilis na nagpababa sa kanya sa pwesto. Sa isang nakakagulat na pangyayari, si Yong Min ay naging target ng isang brutal na pagkidnap na inorganisa ng mga ally force ni Yang-jin. Inilagay nila siya sa isang nakakatakot at marahas na sitwasyon, nakuhanan nila ng video ang buong nakakatakot na karanasan niya. Samantala, bumisita si Hana sa bahay ni Yong Min, ngunit nakitang walang tao doon. Nang magtanong siya sa isang kapitbahay tungkol sa kanya, nalaman niyang nasa ospital si Yong Min. Naging curious si Hana nang banggitin ng kapitbahay na may isa ding lalaki ang naghahanap kay Yong Min. Nagiiwan ng nakakagulat na misteryo tungkol sa hindi kilalang taong ito at sa kanilang mga intensyon. Sa kabilang banda, binisita ni Doki si Yong Min sa ospital, kung saan nakahiga si Yong Min at siya ay na-comatose at ang kanyang asawang naguguluhan ay nananatili sa kanyang tabi. Pagkaalis ni Doki, lumapit si Hana at Minho sa asawa ni Yong Min para tanungin ang kalagayan nito. Inihayag niya na hindi siya naniniwala sa sinasabi ng iba na tumalon sa tulay ang asawa niya at naiisip niya na tinulak siya at kagagawa nito ng U-Data. Naniniwala siya na si Yong Min ay pinilit ng kumpanya na bawiin ang kanyang ulat sa pulisya. Ginawa ni Doki ang gawain ng pag-iimbestiga sa insidente sa tulay at dumating sa konklusyon na maaaring hindi talaga tumalon si Yong Min ng kusa. Dahil sa nagnanais siya na mag-high-ganti laban kay Yang-jin at sa buong kumpanya ng U-Data. Kinuha ni Doki ang tulong ng koponan ng Rainbow Taxi upang planuhin ang kanilang paghihiganti.
Gayunpaman, ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa pangangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa kumpanya. Gumawa si Doki ng isang matalinong plano para makalusot kay Udata at nakatanggap siya ng tulong ni Goyen. Gumagana ang detalyadong plano ni Doki at nakakuha siya ng posisyon sa loob ng Udata. Ang kanyang misyon doon ay lihim na mangalap ng mahalagang impormasyon tungkol sa kumpanya at sa mga ilegal na aktibidad ni Yang Jin, lalo na ang brutal na pag-atake kay Yong Min. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Nahana at Minho ang kanilang sariling pagsisiyasat at natuklasan ang koneksyon sa pagitan ni Udata at ng isang kaso dati na sinampa. Ipinagpatuloy ni Hana at ng kanyang partner ang kanilang imbestigasyon at natuklasan nila si Jin Won na isang dating empleyado ng Udata na dinanas ang katulad sa sinapit ni Yong Min. Gayunpaman, mabilis na umalis si Jin Won nang ihayag ni Hana na siya ay isang prosecutor at agad na iniiwasan ng mga karagdagang tanong. Kasabay nito, sinimula ni Doki ang kanyang trabaho sa Udata at hindi inaasahang nakasalubong niya si Hana rito. Kasabay nito, si Goyan ay humihingi ng patnubay mula sa isang psychiatrist na tumutulong sa kanya na maunawaan na hindi siya responsable sa lahat ng mga pangyayaring nangyari. Naghahanda si Hana na harapin si Yang Jin, ngunit hinaranggan siya ng kanyang mga alipores. Nag-cruise ang landas niya kay Doji, na ngayon ay nagtatrabaho sa Udata, at napagtanto niyang may kakampi siya sa loob ng kumpanya. Samantala, tinanong ni Doki si Goyan para alamin kung bakit pumunta si Hana sa Udata. Sa loob ng opisina ng Udata, nagulat si Doki sa paghanga ng kanyang mga kasamahan kay Yang Jin. Dumating na si Yang Jin, at ang mga empleyado ay tuwang-tuwa na sumisigaw para sa kanya. Nagsalita siya, at naramdaman ni Doki ang isang bagay na nakakaligalig sa kapaligiran. Kasabay nito, nakikipagpulong ang abogado ng kumpanya ng Udata kina Jinwoo at Song Chul, at sumali si Hana sa pulong. Hiniling ng abogado kay Jinwoo na balaan si Hana laban sa pag-iimbestiga sa Udata. Gayunpaman, mahigpit na iginiit ni Hana ang kanyang kalayaan sa paggawa ng mga desisyon sa pagsisiyasat bago umalis. Hinahangaan ni Song Chul ang malakas na determinasyon ni Hana. Bumalik sa opisina ng Udata, nagbibigay ng mga regalo si Yang Jin sa mga empleyado na may mga kaarawan ang mga asawa. Sinusubukan ni Doki na mangalap ng impormasyon tungkol kay Yong Min mula sa kanyang mga katrabaho. At nalaman niyang nagtrabaho si Yong Min sa kumpanya sa Strategic Planning Division. Nang humingi si Doki ng access sa lugar ng dibisyong iyon, tinanggihan ng manager ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Doki kay Goyan ang tungkol dito at tiniyak niya sa kanya na ang imbestigasyon ni Hana ay hindi nagbabanta. Nang maglaon, nagawang pasukin ni Goyan ang mga computer system ng kumpanya. Habang si Sang Mi ay kumonsulta sa isang doktor, si Du Chul ay pinatahimik at inihanda para sa operasyon ng donation ng mata. Samantala, matagumpay na nakipag-ugnayan si Hana kay Jin Won na nagpahayag na dumanas din siya ng pang-aabuso sa Udata. Siya ay katibayan ng mga ilegal na aktibidad ng kumpanya, kabilang ang mga pag-record ng pang-aabuso. Inayos ni Hana ang isang pulong kay Jin Won at kinuha ang ebidensya na pagkatapos ay ibinahagi niya kay Doki at sa kanyang koponan. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Doki ang kanyang mga pagsisikap na sumali sa Departamento ng Strategic Planning. Humihingi siya ng tulong kay Goyen sa pagkuha ng access sa departamento, habang sina Kyunggo at Jinyeon ay nagsimula ng isang serbisyo sa pagpapakintab ng sapatos sa labas ng opisina upang mangalap ng impormasyon. Gumawa sila ng virus sa system at naisip ni Doki na magpakitang gilas para ayusin ito sa loob lang ng 10 minuto. Sa tulong ni Goyen, matagumpay niyang naresolba ang issue. Humanga si Yang Jin sa mga teknikal na kakayahan ni Doki at binigyan siya ng regalo bilang pasasalamat. Gayunpaman, hayagang ipinahayag ni Doki ang kanyang pagnanais na lumipat sa Departamento ng Strategic Planning para sa mas mataas na sweldo. Nag-aalinlangan pa si Yang Jin tungkol dito. Ang mga alipores ni Song Mi ay nagsimulang magsagawa ng kanilang mga utos na hulihin si Du Chul para sa isang transplant ng mata, isang pamamaraan na nilayon upang maibalik ang paningin ni Choi. Samantala, sinubukan ni Hana na makipag-ugnayan kay Jin Won bilang bahagi ng kanyang paghahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa Udata. Dahil kinakailangan nilang magkaroon ng access sa Strategic Planning Department na kung saan wala kahit isang CCTV ay humingi ng tulong si Doki kay Goyen. Bago pumunta sa opisina, binigyan ni Doki ng regalo si Goyen. Sa kabilang banda ooperahan na si Du Chul para kunin ang mata niya. Pero bigla na lang siyang nagkamalay at nagawa niyang makatakas sa kanila. Agad nilang nireport kay Song Mi ang ginawa ni Du Chul na pagtakas. Kasabay nito, nakipagkita si Jin Won sa asawa ni Yong Min. Nakukonsensya siya dahil kasalanan niya kung bakit nakapasok sa Udata si Yong Min. At dahil sa tinulungan niyang magkatrabaho ito ay naging sanhi patuloy ito ng pang-aabuso sa kanya at sa ngayon ay na-comatose pa ito.
Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Doki at ng kanyang koponan ang kanilang imbestigasyon sa kumpanya ng U-Data. Natuklasan nila ang nakakabagabag na kaalaman kung saan maraming empleyado sa Strategic Planning Division ang sangkot sa mga kriminal na aktibidad. Upang makakuha ng access sa division, nagpa siya si Doki na baguhin ang kanyang resume upang maipakita sa kanila na meron din siyang mga criminal record para mahikayat niya silang matanggap siya. Si Yang Jin, ang direktor ng U-Data, ay lalong humanga kay Doki matapos niyang makita kung paano niya pinangangasiwaan ang system crisis at napigilan ng isang potensyal na sakuna. Isang gabi, habang papauwi si Yang Jin pagkatapos niyang makipag-inuman ay nakasalubong niya ang isang kotse na nakaparada sa gitna ng kalsada na nakaharang sa kanyang daraanan. Sa kanyang sorpresa, lumitaw si Doki at galit na kumilo sa may-ari ng kotse, si Jin Yun Yun, at nagpanggap lang siya para makita ni Yang Jin ang ugali ni Doki. Naiintriga si Yang Jin sa matigas at mapanindigang kilos ni Doki, at mas lalo niyang nagustuhan si Doki. Kinabukasan, si Yang Jin ay naghahanap ng bagong empleyado para sa Strategic Planning Division. Iminumungkahi ng ilan sa kanyang mga tauhan na ilipat si Doki sa division, ngunit nagpa siya si Yang Jin na alamin muna ang higit pa tungkol kay Doki. Sa kanyang pagsisiyasat, nalaman niya na dating nagtatrabaho si Doki bilang isang taxi driver at nahihirapan sa mga problema sa pag-inom pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, nagsimulang magustuhan ni Yang Jin si Doki at piniling ilipat siya sa Strategic Marketing Division. Nasa sabik sa pagkakataon, inilipat ni Doki ang kanyang mga gamit sa isang bagong opisina sa kumpanya. Sa Strategic Marketing Division, inutusan si Doki na mag-install ng isang app at ayon kay Goyan ay isa itong tracking app na ginagamit nila para masubaybayan ang kilos ng mga empleyado nila. Nang umalis si Doki sa opisina, nakita niya si Hana na naghihintay sa kanya sa labas. Binabalaan ni Goyan si Doki dahil naka-on ang app at nakikinig si Yang Jin sa pinag-uusapan nila ni Hana. Bilang tugon, sinisikap ni Doki na maliitin si Hana at pilit na pinupuri si Yang Jin para hindi ito maghinala. Gayunpaman, si Hana ay halatang hindi nasisiyahan at iniisip na si Doki ay walang konsensya. Nagiging lalong kain na hinala kay Doki, sinabihan ni Yang Jin ang kanyang koponan na dukutin si Doki upang malaman kung nakikipagtulungan siya kay Hana. Natakot si Doki hanggang sa magtiwala si Yang Jin sa kanya at binitawan siya. Nang maglaon, ipinakita ng isa sa mga alipores ni Yang Jin kay Doki ang isang video ni Yung Min na labis na sinasaktan. Sinabi ng manggagawa na si Yung Min ay napag-alaman nilang taksil at binalaan niya si Doki na huwag siyang gagaya kay Yung Min kung ayaw niyang masaktan. Nagpa siya si Doki na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ginagamit niya ang kanyang deluxe taxi para sundan ng isang empleyado na may video ng nangyari kay Yung Min. Nabangga niya ang kotse ng empleyado at kinuha ang kamera mula sa kotse. Inaalis nito ang mahalagang ebidensya. Kinabukasan, ang kumpanya ng U-Data ay nahaharap sa isang problema nang hindi nila makontakt ang isa sa mga alipores ni Yang Jin. Sa Strategic Marketing Division, pinahihintulutan si Doki na gumamit ng system na tinatawag na Server Gallery, na tanging mga miyembro ng Strategic Marketing Division lang ang maaaring gumamit. Kailangan niyang mag-upload ng mahalagang impormasyon sa server na ito. Habang ginagawa ito ni Doggy, naghahanda si Goyan na ihack ito para maghanap ng nakatagong impormasyon. Si Sang-chul, nakatatapos lang tumingin sa mga papeles ni Hana tungkol sa U-Data, ay sinubukang tawagan si Goyan nang nagmamadali, ngunit hindi nito sinasagot ang mga tawag dito, kaya nagpadala ito ng emergency signal kina Pyonggo at Jin-yun para pigilan si Goyan sa pag-hack ng U-Data Gallery server. Sa gitna ng lahat ng ito, matagumpay na nakapasok si Goyan sa server na ikinagulat niya at ni Doki. Nauna rito, sinabi ni Jin Won kay Hana ang tungkol sa kanyang trabaho sa Strategic Marketing Division na kinabibilangan ng pag-upload ng mga ilegal na sex video. Habang tinitingnan ni Doki ang nilalaman sa server ng gallery, nabigla siya sa kanyang nahanap at hindi niya makontakt si Goyan. Si Kyanggo at Jin Yun, na alerto sa signal ni Song-chul, ay nagpakita, ngunit huli na sila dahil wala na si Goyan sa lugar. Sa isang flashback, nalaman natin na si Goyan ay napakalapit sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, si An Jung-yun, na nagdala sa kanya ng ginhawa at kaligayahan. Ngunit gumuho ang mundo ni Goyan nang matagpuan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid sa labas ng kanilang tahanan. Dahil sa traumatikong karanasang ito, ipinangako ni Goyan na hahanapin at dadalhin sa hustisya ang taong responsable sa malagim na pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa kasalukuyang panahon, nakahanap si Goyan ng mga nakakagulat na bagay sa server ng gallery, kabilang ang mga sex scandal videos, at nakita niya na naroon ang scandal ng ate niya. Nagmadaling umalis si Goyan sa sasakyan at naisip ni Song-chul na magpunta sa bahay nito. Pagkarating niya doon ay magulo ang loob nito at nagkukulong si Goyan sa kanyang silid.
at nagsisimulang maalala ang lahat ng dinanas niya. Nang papauwi na si Songchul ay nakasalubong niya si Doki at sinabi niya sa kanya na kailangan nilang bigyan si Goya ng oras na mapag-isa. At ibinahagi niya ang nakakagulat na balita na ang video ni Jonghyun ay ang nangungunang video na nasa server ng U-Data. Nang marinig ito, mas naging determinado si Doki na makaganti ang mabigyan ng hustisya sila Goyen. Sa isang malungkot na pagbabalik-tanaw, nalaman natin ang higit pa tungkol sa nakaraan ni Jonghyun. Siya ay isang sikat na estudyante sa kolehiyo na hindi alam ang problemang darating sa kanya. Sinimulan siyang tawagin ng mga tao na reyna ng campus, ngunit hindi niya alam kung bakit hanggang sa may nangyaring kagulat-gulat. Natagpuan niya ang sarili niyang sex scandal sa internet at labis siyang nagulat nang makita ito. Kinausap ni Jonghyun ang kanyang kasintahan, si Choi Min, upang alamin kung ano ang nangyari. Nasabi nito na naging biktima din siya at hindi siya ang nagpakalat ng video. Nang masira daw ang phone niya ay pinaayos niya ito at nakita ng nag-aayos ng phone ang video at yun ang nagpakalat nito. Nadurog ang puso ni Jonghyun at hindi maintindihan kung bakit nag-record ng ganoong pribadong sandali ang kanyang kasintahan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pinagmamasdan sila ni Goyen sa pagkabalisa ngunit hindi niya alam kung dapat ba siyang makisali. Si Jonghyun ay talagang desperado na humingi ng tulong. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya, umaasang maalis nila ang video. Ngunit ito ay isang mahirap na sitwasyon. Sinabi ng mga awtoridad na mahirap burahin ang video dahil kumalat ito sa maraming iba't ibang lugar sa internet. Napag-usapan pa nila na masangkot ang Interpol. Ito ay talagang nakakasira ng loob para kay Jonghyun at sinubukan niyang i-delete ang video sa iba't ibang website ng ilang oras. Ang kanyang mga daliri ay nasaktan sa lahat ng pagsisikap. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, pakiramdam niya ay naipit siya sa isang imposibleng sitwasyon. Nakalulungkot, nagpasya siyang wakasan ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa kanyang apartment building. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan nila kung gaano kahalaga na tanggalin ang mga video ni Jonghyun sa mga server ng U-Data. Kinumbinsi ni Songchul si Doki na magpatuloy sa kanilang misyon. Sinabi niya kay Doki na gagaling si Goyen at mahalaga para sa kanila na magtulungan upang tanggalin ang lahat ng pang-adultong video mula sa server. Nang umuwi si Doki, hindi niya inaasahang makita si Hana na gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang trabaho sa U-Data. Iminumungkahi niya na maaari itong makipagtulungan sa kanya sa opisina ng kanyang abogado na nangangako ng isang legal na paraan upang kumita ng pera. Ngunit si Doki ay hindi madaling nakumbinsi. Nakikita niya na higit sa lahat ay gusto nitong bigyan siya ng impormasyon. Tinanggihan niya ang kanyang alok dahil nalaman niya na nais lang ni Hana na maging informant siya. Nang makarating si Doki sa opisina ng U-Data, nahihirapan siya sa paggala ng walang pahintulot. Kasabay nito, kinausap ni Suk-tae si Song-mi at nalungkot siya sa hindi niya paghuli kay Do-chul dahil sa nasira na ang tracking device. Nangako siyang mahuhuli si Do-chul kapag gumana muli ang device. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Suk-tae na kinuha niya ang wallet ng isa sa mga tao ni Song-mi at mayroon itong business card ni Song-chul sa loob. Dahil dito, iniisip nila kung dapat ba nilang sabihin sa Songchul ang tungkol dito o ilihim ito. Sa sumunod na eksena ay nakita natin na nagbigay si Hana ng dalawang sulat kay Jinwoo. Isa na rito ang kanyang resignation letter. Nakipag-deal sa kanya si Jinwoo. Pumirma siya sa isang permit para imbestigahan si Yang Jin. Sa isang pagpupulong kay Jinwoo, sinabi ni Hana kung paano naghihinala si Yang Jin na nasa Seoul si Jinwoo. Sinabi sa kanya ni Jinwoo na wala siyang planong tumakas at pinagkakatiwalaan niya si Hana. Sa isang hapunan sa isang restaurant, kumakain sina Doki, Yang Jin, at ang kanyang team nang sumama sa kanila si Jinwoo. Siya ay minamaltrato dahil pumunta siya sa Seoul upang makita si Yong Min sa ospital. Nagalit talaga si Yang Jin at sinabihan si Jinwoo na umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang kasosyo sa negosyo ni Yang Jin upang pag-usapan ng tungkol sa paggawa ng mga pang-adult na video, at kasama na rito ang video ng ate ni Goyen. Nakapagtataka, hiniling ni Yang Jin sa kanyang kapareha na ituloy ang paggagawa ng video, kahit na napabalita ng namatay na si Jonghyun. Nalaman nilang ang lalaki na kasama ni Jonghyun sa video ay si Choi Min, at sinadya niyang ipakalat ang video dahilan para labis na magalit si Doki. Sinabihan ni Doki sila Pyanggo at Jinyo na sundan ang sasakyan nila Choi Min at doon ay natuklasan nila ang isang gusali kung saan naggagawa ng adult videos sila Choi Min. Para makapasok sa loob, nagpanggap si Doki bilang taga-deliver ng pagkain at tinulungan ni Pyanggo at Jinyo ng isang babaeng modelo na makalabas ng gusali. Pagpasok ni Doki sa gusali, nakita niya ang isang talagang nakakainis na sitwasyon. Pinipilit ni Choi Min ang isang babae na magsuot ng mga hindi kaaya-ayang damit sa pamamagitan ng pagbabanta na ipapakalat niya ang mga hubad na larawan niya sa pamilya niya.
Galit na galit si Doki kay Choi Min dahil sa ginawa nito, at hinarap niya ito. Ito ay humantong sa isang away na kinasasangkutan ni Choi Min at ng kanyang mga kaibigan. Kahit na sinubukan ni Choi Min na gumamit ng sandata laban kay Doki, si Doki ay nanalo sa laban. Ang hindi nila alam, ni-record pala ng mga hidden camera ni Yang Jin ang laban nila dahil nag-espya sila sa building. Nagalit si Doki sa taong nagre-record at pinatumba siya. Bumalik sa opisina ng prosecutor, alam ni Nahana at Minho na maingat na pinapanood si Yang Jin at ang kanyang abogado para sa isang pulong. Pumunta silang lahat sa kwarto ni Jinwoo. Tahimik na tinanong ni Hana si Yang Jin tungkol sa adult video sa U-Data. Sinabi ng abogado na ang video ay na-upload ng isang hindi kilalang tao, at mahirap subaybayan ang lahat ng nag-upload at nagda-download ng mga bagay-bagay sa kanilang server. Binanggit din niya na ang U-Data ay may lihim na code sa listahan ng mga empleyado nito upang itago ang nilalamang pang-adulto mula sa gobyerno. Kahit na may ganitong impormasyon, nahihirapan pa rin si Hana sa kanyang pagsisiyasat kay Yang Jin at sa kanyang kumpanya. Pagkaalis ni Yang Jin at ng kanyang grupo, nakatanggap si Hana ng mensahe mula kay Jin Won. Pinadalhan niya ito ng patunay ng mga pambubugbog na dinanas niya kay Yang Jin. Alam ni Jin Won na nahaharap sila sa mga hamon at sinabihan si Hana na tanggapin ang kanilang mga limitasyon. Kasabay nito, nakita ni Song Mi si Song Chul at sinabihan siyang huwag munang pumunta sa kanyang opisina na ikanalito niya. Nang maglaon, tumawag ang isa sa kanyang mga empleyado at gustong ideposito ang resulta ng kanilang operasyon sa taxi. Dahil hindi pa nakaka-recover si Goyen, si Song Chul muna ang mismong gumagawa nito at iniisip kung gaano determinado si Goyen na alisin ang lahat ng skandal ng ate niya sa internet. Kinabukasan, nag-alala si Yang Jin tungkol sa isa pa niyang Aliforce na nawawala. Inuutusan niya ang lahat ng nilalamang pang-adulto. Naghahanda sila para ma-upload kaagad. Dumating si Doki sa opisina, ngunit pinagalitan at sinabihan na magsimulang magtrabaho. Gayunpaman nang nakakuha si Doki ng access sa server ng gallery, gumawa siya ng isang bagay na marahas. Permanente niyang dinidelete ang lahat ng na-upload na video. Kahit na sinusubukan ng kanyang manager na si Lee na bawiin ang data, hindi na mababawi ang mga aksyon ni Doki. Sinabi niya kay Song Chul ang tungkol dito, at nag-aalala si Song Chul na baka malaman ng iba ang ginawa ni Doki. Si Doki ay tinawag upang makipagkita kay Yang Jin na nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa tinanggal na nilalaman. Kasabay nito, tinawagan ni Hana si Yang Jin at sinabing magkakaroon ng raid sa opisina ng U-Data sa lalong madaling panahon. Sa pagmamadali, hinayaan ni Yang Jin si Doki na pumunta at nagmamadaling makipag-ugnayan sa kanyang abogado. Sinabihan niya ang kanyang mga empleyado na kumilos ng normal. Nang dumating si Hana at ang kanyang team sa Strategic Planning Division Room na may dalang search warrant, wala silang mahanap na anumang computer o server na may nilalamang mga adult videos. Naiinis si Hana kay Doki dahil mali ang inulat niya hanggang sa nagpakita si Yang Jin at nagbanta na isusumbong si Doki sa kanyang abogado. Ilang sandali pa, umalis si Doki sa gusali ng U-Data at nakipagkita kay Yang Jin. Iniisip ni Yang Jin na tinanggal ni Doki ang server upang maiwasang magkaroon ng problema sa pagsisiyasat ni Hana. Ngunit mariin itong itinanggi ni Doki at binalaan siya ni Yang Jin na huwag itago ang anumang impormasyon o sikreto ng kumpanya. Nag-aatubili, hinayaan ni Yang Jin si Doki ngunit sinabihan siyang mag-ingat. Nang umalis si Doki sa gusali ng U-Data, lumapit si Hana sa kanya at sinabi sa kanya na nadidismaya siya dahil hindi siya naging tapat. At nahihirapan siyang makakuha ng bagong warrant para sa raid. Si Lee, na nagtatrabaho para kay Yang Jin, ay pinapanood ito mula sa malayo at nagsimulang magkaroon ng mga hinala tungkol sa kung ano ang ginagawa ni Doki. Nang maglaw, sinabi ni Doki kay Song Chul na nagawa nilang ibalik ang tinanggal na data, at gumawa sila ng plano upang mahanap ang totoong server. Kasabay nito, nagpa siya si Hana na hanapin mismo ang aktwal na server ng U-Data. Nakipagkita siya kay Jin Won sa ospital, hindi niya alam na si Lee ay lihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Bumalik si Lee at sinabi kay Yang Jin na may planong gamitin si Jin Won bilang pain. Habang sinusubukan ni Hana na kumbinsihin si Jin Won na sumama sa plano ni Yang Jin, si Doki ay nakatanggap ng tawag mula kay Yang Jin na sinasabi sa kanya na sunduin si Jin Won. Si Napyanggo at Jin Yun na sinusundan ng sasakyan ni Hana ay napansin na may sumusunod pa sa kanila na sasakyan. Sinabihan sila ni Doki na mauna na at lilituhin niya ang mga sumusunod sa kanila. Habang dumadaan ang sasakyan ni Hana sa isang lagusan, biglang pinalibutan ito ng dalawang sasakyan mula sa mga tao ni Yang Jin. Sa tamang panahon, pumasok si Doki para iligtas si Hana. Samantala, patuloy na iniiwasan ni Duchul ang mga tauhan ni Song Mi. Kinukuha niya ang isang lalaki bilang isang hostage at ginagamit ang telepono at kotse ng lalaki para malaman ng tungkol kay Song Chul.
Kasabay nito, inaalam ng mga tauhan ni Song Mi kung nasaan si Duchul at sinundan siya habang papunta siya sa punong tanggapan ng Rainbow Taxi. Habang hinahabol pa rin si Nahana at Minho ng mga tao ni Yang Jin sa kanilang sasakyan, nagawa ni Doki na mapabangga ang isa sa mga nanggigit-git at matapos nun ay sinilaw niya ang sasakyan ni Nahana at ng isa pa dahilan para mabangga ang dalawang kotseng yun. Pero dahil sa ginawa niya ay nakaligtas si Hana sa aksidente at tumawag ng ambulansya dahil napansin niyang walang malay si Minho. Napagtanto ni Jinwon, nakasama ni Doki, na hindi talaga tauhan ni Yang Jin si Doki. Sa ibang pulong, sinabi ni Jinwo kay Songchul na pinutol ng gobyerno ang pondo para sa kanyang foundation. Hindi sumasang-ayon si Songchul sa desisyong ito, ngunit nananatili ganun pa rin ang desisyon. Kasabay nito, sinabi ni Kyunggo at ng kanyang partner kay Songchul na natagpuan nila ang pinaghihinalaang corporate server storage ng U-Data. Sa meeting, biglang pumasok si Songmi at sinabing siya ang magiging bagong supporter para sa foundation ni Songchul. Hinihiling niya sa kanya na gawin ang anumang gusto niya, na ikanalito ni Songchul dahil hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Sa ibang lugar, kinausap ni Doki si Yang Jin, na nagtanong sa kanya tungkol sa kung ano ang nangyayari kamakailan. Sinabi ni Doki na wala siyang ginawang mali, ngunit mahigpit siyang binalaan ni Yang Jin na huwag itago ang anumang mga lihim o gulo sa data ng kumpanya. Patuloy na iniiwasan ni Duchul ang mga tauhan ni Songmi. Habang pinagmamasdan ang kanilang ginagawa. Samantala, dinala ni Doki si Jinwon sa villa kung saan nagsasanay si Yang Jin ng martial arts gamit ang kanyang katana. Dinala ng mga tauhan ni Yang Jin si Jinwon sa isang espesyal na silid at kinausap ni Yang Jin si Doki tungkol sa lahat ng problemang nangyari simula nang magtrabaho si Doki sa kumpanya. Nagpanggap si Doki na hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay dinala sa silid kung saan nakakulong si Jinwon. Pinipilit ni Yang Jin si Doki na barilin si Jinwon ng crossbow para patunayan ang kanyang katapatan sa kumpanya, ngunit sinabi ni Doki na hindi, kaya sinabihan ni Yang Jin si Lee na siya na ang bumaril. Upang hindi masaktan si Jinwon ay pinigilan niya si Lee. Habang si Goyen, na nahaharap sa mga hamon, ay nag-iisip tungkol sa regalo ni Doki at napagtanto na siya ay nakikitungo sa sarili niyang mga problema habang sinusubukang magmukhang malakas. Sa sumunod na eksena ay naging bihag na din si Doki at sinubukan ni Kyunggo at ni Jinyo na tulungan siya. Ngunit sinabihan sila ni Doki na tumutok sa paghahanap sa server ng U-Data. Patuloy silang naghahanap ng server habang sinusubukan ng mga tauhan ni Songmi na hanapin si Duchul. Papunta na si Songchul sa kinaroroonan ni Songmi, hindi mapakali pagkatapos ng huli nilang pag-uusap. Pagdating niya, tinanong niya si Songmi kung nasaan si Duchul. Nag-aalala na baka nakatakas siya. Sinabi sa kanya ni Songmi na ang kanyang mga tao ay maingat na nanonood at paparusahan si Duchul sa oras na mahuli nila ito. Ngunit nararamdaman ni Songchul na maaaring higit pa ang sinasabi ni Songmi kaysa sa kanyang ginagawa. Samantala, determinado si Hana na hanapin si Jinwon. Nang dumating si Jinwo sa ospital, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pag-unlad ng kaso. Si Jinwo, na napagtanto ang kanyang mga kakayahan, ay nagpapakita ng kanyang suporta sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng search warrant. Habang papunta si Hana sa opisina ng mga prosecutor, nakakita siya ng deluxe taxi, na nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang pagsisiyasat at naghihinala sa kanya. Sa bahay ni Songchul, binisita siya ni Goyen at handa siyang ipagpatuloy ang kanyang imbestigasyon. Sinabi niya sa kanya ang kanyang plano na ilabas ulit ang lahat ng video scandal ng ate niya upang mahanap nila ang lokasyon ng main server ng U-Data. Sa matinding determinasyon, sumakay siya sa kanyang motorsiklo at pumunta sa surveillance vehicle, iniwan si Songchul na mag-isip tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Sa kabilang banda, naghahanda si Hana at ang kanyang team para salakayin ang villa ni Yang Jin. Kasabay nito, si Kyunggo at Jinyeon ay naisip na pumasok sa villa para hanapin ang server at iligtas si Doki. Ngunit hindi natuloy ang kanilang misyon nang mahuli sila kagad ng mga alipors ni Yang Jin at dinala sila sa silid kung saan nakakulong si Doki. Sa loob ng silid, palihim na binigyan nila si Doki ng pamutol sa lubid. Umaasa na makakatulong ito sa kanila na makatakas bago sila matali din. Bumalik si Yang Jin sa kwarto at lalong nagalit kay Doki. Sa tingin niya ay nagtatrabaho si Doki kay Hana. Mariing sinabi ni Doki na wala siyang kinalaman dito at taxi driver lang siya. Nagiging tense ang mga bagay habang kinu-question ni Yang Jin ang katapatan ni Doki at nagbabantang sasaktan siya maliban kung makikipagtulungan siya. Habang si Goyen ay hirap sa trabaho na sinusubukang hanapin ang lokasyon ng server sa surveillance vehicle, naririnig niya si Doki na dumaranas ng maraming pagdurusa at pang-aabuso. Hindi siya sumusuko at patuloy na tumitingin sa malaking database ng U-Data ng mga na-upload na video. Walang pagod niyang pinag-aaralan ng lahat ng nilalaman hanggang sa wakas ay malaman niya kung nasaan ang pinaka-main server.
Nagawa ni Doki na makawala mula sa kung saan siya nakakulong at nakipaglaban sa isang mahigpit na labanan laban kay Yang Jin at sa kanyang mga Ali Force. Kahit na nag-iisa lang siyang lumaban sa kanila ay nanalo si Doki, ngunit sinamantala ni Yang Jin ang pagkakataon na tumakas, at bago siya habulin, binigyan ni Doki ng pamutol ng lubad si Nakyonggo at Jinyon upang mapalaya nila ang kanilang mga sarili mula sa kung saan sila nakatali. Pagkalabas ng nakalock na si Lid, hinarap ni Doki ang mga tauhan ni Yang Jin at madaling natalo ang mga ito. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap si Kyanggo ng isang nakakagulat na tawag mula sa isang prosecutor na nag-akusa sa kanya na sangkot sa isang krimen patungkol sa pang-i-scam. Si Kyanggo ay nalilito at hindi alam kung paano sasagutin, at siya ay nabigla sa mga akusasyon. Habang papalapit ang mga prosecutor sa villa ni Yang Jin, lalo siyang naging desperado upang maiwasang mahuli. Samantala, hinabol ni Doki si Yang Jin. Sa wakas, sinabi ni Goyan kay Doki kung nasaan ang server data center, at pagkatapos at ang natitirang mga tauhan ni Yang Jin ay naglunsad ng huling pag-atake. Ngunit si Doki ay isang mahigpit na kalaban at mabilis na natalo sila habang sinusubukan ni Yang Jin na isecure ang mahalagang server. Sa huling showdown, pinaulanan ni Doki ng araw si Yang Jin, na tinalo ang kontrabida minsan at magpakailanman. Matapos mahuli si Yang Jin, tinawagan ni Doki si Song Chul para sa payo kung ano ang susunod na gagawin. Kahit na sinabihan siya ni Song Chul na ibigay si Yang Jin kay Song Mi, nagpa siya si Doki na ilagay ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Itinali niya si Yang Jin sa isang puno at umuwi kasama ang kanyang koponan, sa pag-aakalang sapat na ang hindi pangkaraniwang pagkilos na ito. Si Song Chul mismo ay napapasok sa isang bagong problema. Si Du Chul ay determinadong harapin si Song Chul para sa pakikisangkot sa kanyang negosyo, kahit na wala siyang personal na koneksyon sa pamilya ng biktima, naisip ni Du Chul na gawing hostage si Song Chul. Pag-uwi ni Doki at ang kanyang team, nadaanan nila si Hana na papunta pa lang sa villa ni Yang Jin. Nakita nila na si Yang Jin at ang kanyang mga tauhan ay nakakulong at patungo sa isang server na may bomba. Masusing iniimbestigahan ni Hana ang sitwasyon habang pinipindot na ni Doki ang detonator ng bomba. Sumabog na ito at nasira na nila ang server at kasabay na nasabugan si Yang Jin dahil pumasok siya sa loob ng server. Natapos nila ang kanilang misyon at umalis, naiwan si Hana na nalilito sa biglaang pagsabog. Bumalik sa bahay ni Song Chul, sinasaktan ni Du Chul si Song Chul kapag nagagalit siya dahil pinigilan siya ni Song Chul na mag-highganti sa mga nanakit sa kanya. Nang si Du Chul ay muling aatake, ang mga tauhan ni Song Mi ay pumasok at nahuli siya. Pumunta si Song Chul sa ospital para magpamaw at nag-aalala si Doki at ang kanyang team sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ng pagsabog sa bahay ni Yang Jin, pumunta si Jinwoo sa eksena at nakahanap ng patunay na sangkot si Doki dahil nakita doon na ang business card ni Doki. Dala niya ang card para sa karagdagang imbestigasyon. Samantala, si Hana, na nasaktan sa pagsabog, ay nagpapagamot. Si Minho, na nasugatan din, ay bumisita sa kanya upang makita kung ano ang kanyang kalagayan at nag-aalala tungkol sa kanyang pagnanais na bumalik kagad sa trabaho. Si Doki at ang kanyang koponan ay patuloy na nagbabantay sa mga balita tungkol sa mga pulis na tumitingin sa pagsabog sa lugar ni Yang Jin. Sa ospital, nagising si Song Chul at nagtanong tungkol kay Doki. Samantala, pumunta si Doji sa punong tanggapan ni Song Mi at hinarap ang kanyang mga tauhan. Sa una, iniisip niya na maaaring siya ang nasa likod ng pag-atake kay Song Chul, ngunit sinabi nila sa kanya na si Sok Hyun ay nakatakas mula sa kanilang lugar. Binalaan ni Song Mi si Doki na huwag makialam sa kanya o sa kanyang mga tao kung ayaw niya ng gulo. Pagkatapos, si Doji ay nakatanggap ng tawag mula kay Song Chul at nagmamadaling pumunta sa ospital. Nang makarating si Song Chul sa silid ng ospital, sinabi niya kay Doki na si Du Chul ang umatake sa kanya. Humingi siya ng tulong kay Doki sa ilang mga gawain. Mamaya, pumunta si Jinwoo kay Song Chul at nagtanong tungkol sa pag-atake. Ipinakita niya ang ID card ni Doki ng Udata Company kay Song Chul. Sinabi ni Song Chul na huminto si Doki sa pagtatrabaho sa kumpanya at bumalik sa pagiging taxi driver dahil hindi niya naramdaman ang trabaho. Nag-aalala si Jinwoo sa kaligtasan ni Song Chul at gustong malaman kung marami pang insidente. At sa ngayon ay naghihinala na siya kay Doki. Sa kanilang punong tanggapan, si Kyanggo ay nakatanggap ng tawag mula sa isang prosecutor na nagsasabi sa kanya na ilipat ang lahat ng kanyang pera sa isang bank account upang malutas ang isang kaso ng scam na kinasasangkutan niya. At kapag ginawa niya ito ay malilinis ang pangalan niya, ngunit kailangan niyang ilihim ito sa lahat ng kakilala niya. Si Kyanggo ay sumunod sa utos at hindi sinabi kay Jinyon ang tungkol rito. Ipinagmamalaki pa niya na tumulong siya sa pagtigil sa isang scam. Kinagabihan, pumunta si Song Mi sa ospital para talakayin kung ano ang dapat mangyari kay Du Chul kasama si Song Chul. Hiniling ni Song Chul sa kanya na huwag saktan si Du Chul.
Ngunit nagalit si Song Mi at sinabing hindi man lang siya nagpapasalamat kahit na iniligtas niya ang kanyang buhay. Pagkatapos umalis sa silid ni Song Chul, naisip ni Song Mi na ituloy ang kanyang mga plano. Kinabukasan, nagsagawa ng press conference si Hana sa opisina ng mga prosecutor tungkol sa isang kasong kriminal na kinasasangkutan ng kumpanya ng U-Data. Nanood si Goyen sa press conference at nalaman na kumita ang U-Data sa pamamagitan ng pag-upload ng mga video at pagkatapos ay binabayaran ng mga biktima ang U-Data para tanggalin nila ang video. Pero makalipas ang ilang mga araw ay ibinabalik nila ang mga video. At magbabayad muli sa kanila mga biktima. Sinabi ni Hana na lahat ng sangkot ay mananagot. Ngunit nag-aalala siya tungkol sa kaso ng U-Data na konektado sa pagsabog ng gusali ng server kung saan nawasak ang ebidensya at dinukot ang mga pangunahing salarin. Matapos noon ay binigay ni Jinwoo kay Hana ang employee's card na nakita niya sa lugar ng pagsabog at iminumungkahi niyang imbestigahan pa niya ang kaso ng U-Data dahil marami pa rin hindi nasasagot ng mga tanong. Kasabay nito, humihingi si Song Chul ng tulong kay Doki sa ilang mga gawain. Kasunod ng mga tagubili ni Song Chul, bumili si Doki ng libro at ibinigay ito sa pamilya ng biktima na apektado ng mga krimen ni U-Data. Samantala, patuloy na iniisip ni Hana kung ang Deluxe Taxi ay konektado sa iba't ibang krimen na kanyang iniimbestigahan, tulad ng pagkawala ni Duchul, pagbangga sa sasakyan ni Chief Kim at ang pagpapasabog sa server ni Yang Jin, at ang pagkawala ng mga pangunahing individual na nauugnay sa mga insidenteng ito. Natatandaan niyang nakakita siya ng isang Deluxe Taxi at pakiramdam niya ay kilala niya ang driver, ngunit wala siyang sapat na patunay upang suportahan ang kanyang mga hinala. Nagpa siya si Hana na bisitahin si Doki at nagulat siya nang malaman na bumalik na siya sa pagtatrabaho bilang taxi driver. Kapag pinag-uusapan niya ang tungkol sa kaso ng U-Data, kumilos si Doki na parang hindi niya alam na naaresto na ang lahat ng empleyado sa Departamento ng Strategic Planning, ngunit inamin niyang nag-uulat siya ng kaso. Hindi sigurado si Hana tungkol sa pag-aresto kay Doki dahil naging matulungin siya, ngunit gusto pa rin niyang makita kung ano ang nasa loob ng bahay niya. Ipinakita niya sa kanya ang employee's card ng U-Data na natagpuan sa lugar ni Yang Jin at nagtanong kung bakit ito naroon. Naalala ni Doki na kinuha ni Yang Jin ang kanyang employee's card bago siya inatake, ngunit sinabi niyang tinapon niya ito. Tinanong din ni Hana ang tungkol sa ibang sasakyan ni Doki, at sinabi niyang ang taxi lang ang sasakyan na meron siya. Habang pauwi si Hana, nakipag-ugnayan siya kay Minho para subaybayan ang history ng tawag at mga lokasyon ni Doki at ng kanyang mga kaibigan mula noong araw na nawala si Duchul hanggang sa pagsabog sa U-Data server. Naging kainahinala rin siya sa pag-aangkin ni Doki tungkol sa kanyang sasakyan nang makakita siya ng isa pang hanay ng mga susi ng kotse sa kanyang bahay. Pagkalipas ng ilang araw, sumama si Jinyeon kay Kyunggo upang mag-ulat ng kamakailang kaso ng scam sa pulisya. Pagdating nila sa himpilan ng pulisya, laking gulat nila nang makita ang isang malaking grupo ng mga tao na nascam din, na nawawala ng malaking pera. Si Kyunggo ay kabilang sa mga nascam at naisip niya na mangolekta ng impormasyon mula sa mga biktima na naghihintay na iulat ang pandaraya. Ang mataas na bilang ng mga biktima ay nakakagulat at nakakabahala. Sa pag-alis ni Kyunggo at Jinyeon sa istasyon ng pulisya at pauwi, nakasalubong nila ang isang babaeng nawawala na sa sarili niyang katinoan nang malaman niyang niloloko lang pala siya nang nakausap niya sa telepono. Tila sinusubukan niyang tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtayo sa gitna ng kalsada na handang magpasagasa sa parating na sasakyan. Nagmamadali si Kyunggo para iligtas siya at napigilan niya ito sa gusto niyang gawin. Matapos matiyak ang kanyang kaligtasan, ibinahagi ng babae ang kanyang kwento. Siya ay nawala ng humigit kumulang $1,000 sa scam at ang perang yon ay inipon lang niya mula sa pagbebenta ng mga carton para sa kanyang apo. At nang malaman niyang naloko siya ng ganun-ganun lang ay nais na niyang wakasan ang buhay niya. Bumalik sa kanilang punong tanggapan, ipinakita ni Napyonggo at Jinyeon ang mga upgrade na ginawa nila sa kanilang Deluxe Taxi, tulad ng pag-install ng bulletproof na salamin. Lumapit si Kyunggo kay Goyen na sinasabi ang tungkol sa kaso ng voice phishing scam. Sinubukan niyang iulat ito sa pulisya noon, ngunit hindi niya nakuha ang tulong na kailangan niya. Nabigo sa kawalan ng pag-unlad, humingi siya ng tulong kay Song Chul at sa kanyang team, na ipinapaliwanag na marami pang iba ang nalinlang sa parehong paraan. Sumang-ayon si Doki at ang kanyang team na imbestigahan ang kaso, at dahil hindi pa maayas ang lagay ni Song Chul ay itinalaga niya si Doki na manguna sa misyon. Habang nag-iimbestiga pa si Hana, nakuha niya ang history ng tawag mula kay Doki at sa mga cellphone ng kanyang team. Kapag tinitingnan niya ang data, may napansin siyang kakaiba. Mayroong pattern ng tuloy-tuloy na mga tawag at parang sabay-sabay na naka-off ang kanilang mga telepono. Ang pagtuklas na ito ay nagpapataas ng higit pang mga hinala tungkol sa kung ano ang kanilang ginawa. Kumilos si Goyen sa pamamagitan ng pagpapanggap na biktima.
Sinusunod niya ang mga tagubili ng mga manloloko at nagdedeposito ng pera sa isang pampublikong locker. Kapag may dumating na lalaki para mangolekta ng pera, lihim siyang sinusubaybayan ni Doki. Nalaman niya na ang operasyon ng pagkolekta ng pera ay nagsasangkot ng maraming relay point. Sa isang Chinese na kainan, si Lim Bok Jok, ang may-ari ng mapanlinlang na negosyo, ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang mga alipores na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga pagkalugi na dinanas ng kanilang mga biktima. Talagang nagagalit siya, iniisip na ang taong responsable sa mga pagkalugi na ito ay ilalagay sa panganib ang kanyang buhay. Hindi niya alam na nahuli na ni Doki at ang kanyang koponan ang kanyang mga alipores na humarap sa mga pagkatalo. Kinabukasan, nagpa siya sina Jin Yun at Kyunggo na baguhin ang kanilang mga hairstyle sa isang salon bago nila simulan ang kanilang misyon. Gusto ni Kyunggo na magmukhang mas bata, habang si Jin Yun naman ay napilitan lang na pagmukhaing 20 years old na naghahanap ng part-time job para sa kanilang misyon. Samantala, hiniling ni Goyan kay Jin Yun na magtrabaho ng palihim sa mapanlinlang na negosyo ni Bokjo, kahit na medyo hindi siya sigurado sa una. Sa kanyang bagong disguise, si Jin Yun ay nagpanggap na isang 20 taong gulang na estudyante na nakakuha ng part-time job. Nang tingnan ng mga tauhan ni Bokya ang mga bagong recruit, kinwestiyon nila ang edad ni Jin Yun. Ngunit may naisip siyang kwento tungkol sa isang genetic disorder na nagpapatanda sa kanyang mukha at naniwala naman sila sa sinabi niya. Lahat ng part-time na na-recruit kasama si Jin Yun ay sumakay ng bus papunta sa kanilang bagong lugar ng trabaho. Kasabay nito, naghahanda si Doki para sa kanyang misyon sa pamamagitan ng pagbili ng ilang bagong damit. Pagdating ni Jin Yun at ng iba pang mga bagong manggagawa sa Chinese restaurant malapit sa daungan, ibinibigay sa kanila ang kanilang mga gawain. Napagtanto ng isa sa mga bagong manggagawa na ang trabaho ay hindi kung ano ang ipinangako sa kanila sa ad, at siya ay nagreklamo. Gayunpaman, mabilis siyang binugbog ng mga tauhan ni Bokya na labis na ikinatakot ni Jin Yun. Pero nasa sabik siya kapag nabalitaan niya ang magandang sahod na makukuha nila. Ang mga empleyado ay nagsimulang magtrabaho, at gumagamit sila ng mga disposable na telepono upang maiwasang matrack sila ng pulisya. Ang mga maaaring mangscam ng maraming tao ay pananggakuan ng dagdag na pera, at si Bokya ay hindi nagahatubiling gumamit ng torture kapag ang mga empleyado ay hindi mahusay. Pinarusahan niya ang isang empleyado at inutusan na gumawa ng kape. Pero nang makita na walang hawakan ng takuri ay napilitan itong hawakan ng katawan kahit na napakainit nito. Matapos nun ay biglang dumating ang mga tao mula sa kalapit na daungan sa restaurant, mabilis na umalis si Bokya at ang kanyang mga tauhan. Si Jin Yun ay nagmamadaling tumulong sa isang empleyado na naparusahan. Sa araw, ang restaurant ay isang legal na negosyo, ngunit sa gabi, ito ay nagiging isang ilegal na lugar ng pagsusugal. Si Bokya ay hindi natatakot sa mga mahihirap na lalaki mula sa daungan. At pinaalis sila nang humarap siya sa kanila. Samantala, nakita natin si Doki na nagpapanggap na isang manunugal at naglalaro siya ngayon sa pasugalan ni Bokya. Habang naglalaro ay nahuli ni Doki na nandaraya ang dealer ng laro. Dahil doon ay nagreklamo siya dahil nakita niya ang ginawang pandaraya nito. Kasabay nito, tinitingnan ni Hana ang mga talaan ng cellphone ni Doki at ng kanyang mga kaibigan. Inihahambing niya ang mga petsa kung kailan nawala ang mga pangunahing salarin sa mga petsa ng pinatay ni Doki at ng kanyang mga kaibigan ng kanilang mga telepono. Matapos gumawa siya ng eksena si Doki para makuha ang atensyon ni Bokya. Iminungkahi niya ang isang hamon. Kung totoong hindi hawak ng dealer ang bola ay kailangan nasa isa sa 2 mangkok na nakataob ang bola. Kung naroon ay ibibigay niya ang lahat ng kanyang dalang pera pati na rin ang mga disposable na mga phone na pagmamay-ari niya. Gayunpaman, hindi na nakapagsalita ang dealer at ipinakita na lang ang kanyang kamay at hawak nga niya ang bola. Dahil sa nangyaring yun ay tinanggal siya ni Bokya at naging masaya si Doki dahil nakuha na niya ang atensyon ni Bokya. Si Jin Yun, na nakatago pa rin, ay natatakot na at sinabihan si Song Chul na dapat silang umalis kaagad. Ngunit sinabi ni Song Chul na kailangan nilang tapusin ang misyon at maibalik nila ang pera ng mga biktima. Kinabukasan, pumunta si Hana sa taxi hub para alamin kung nasaan si Doki. Humingi siya ng impormasyon sa isa pang taxi driver, ngunit sinabihan siya ng driver na tingnan ang schedule ng trabaho ni Doki at tingnan kung may mga opisyal na nakalib ng magkasama. Nakita ni Hana si Kyunggo at sinubukang kumuha ng impormasyon mula sa kanya, ngunit iniwasan niya ito at umorder ng isa pang taxi, kaya mas naghinala ito sa kanya. Sa gitna ng tensyon, si Bokya, nabigo sa kakulangan ng mga disposable phone, ay nakipag-ugnayan sa isang distributor ng mga disposable phone pero sa susunod na linggo pa raw siya makakapag-deliver sa kanya. Iminumungkahi ng kanyang mga tauhan na lapitan niya si Doki dahil nakita nila na meron siyang maraming disposable phones. Nakipagkita si Bakye kay Doki na nagpapanggap na isang lokal na residente.
Hiniling niya sa kanya na ibenta ang kanyang mga disposable phone sa kanya, ngunit sinabi niya na nakipag-deal na siya sa iba. Biglang dumating ang taong inimbitahan ni Doki na makipagtulungan, at kaaway siya ni Bokya. Halos atakihin siya nito, ngunit pumasok si Doki upang ipagtanggol siya at kinansela ang deal niya sa kanya. Sa huli, pumayag siyang ibenta ang kanyang mga disposable phone kay Bokya. Sa punong tanggapan ni Songmi, iniulat ni Sookte na napatay na nila si Duchul nang hindi nag-iiwan ng anumang ebidensya. Tinatalakay din nila ang klase ng VIP para sa isang espesyal na customer na nag-aalala kay Ste. Dahil sa posibleng malaman ni Songchul ang tungkol dito. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong nababahala si Songmi tungkol dito. Si Jinyun, na undercover pa rin sa operasyon ni Bokja, ay pumunta sa banyo at sinubukang kontakean ng kanyang kasamahan para sa tulong para makaalis kagad. Sa kasamaang palad, habang ginagamit niya ang kanyang aparato sa komunikasyon, nahuli siya ng mga tauhan ni Bokya, dahilan para mag-alala siya. Ipinalam ni Bokya kay Doki na natuklasan ng pagpapanggap ni Jinyun. Tiniyak ni Doki na may plano siyang iligtas si Jinyun mula sa kanyang mga tauhan. Habang si Jinyun ay nahaharap sa pambubugbog dahil nais nilang malaman kung sino ang kausap niya ay biglang nagpakita si Doki na may dalang disposable cellphone. Kilala niya raw si Jinyun at isa siyang pulis na minsang nagpatamba ng negosyo niya. Ang hindi inaasahang hakbang na ito ni Doki ay maaaring magbago kung paano mangyayari ang mga bagay. Samantala, nakipag-ugnayan si Goyan kay Kyanggo na sinusundan ni Hana. Sa sumunod na eksena, dinala ni Doki at Bokya, kasama ng kanyang mga tauhan, si Jinyun sa isang malayong lokasyon sa gitna ng dagat na nagpaplanong parusahan siya sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa karagatan dahil sa inakala nilang pagtataksil sa kanya. Gayunpaman, nasabi ni Doki na nung nalaman niyang isang pulis si Jinyun ay huli na ang lahat dahil nasimot na ang kanyang pera at wala nang natira kahit kaunti sa mga bank account niya. Pagkatapos nun ay nilagay nila si Jinyun sa isang drum at sinaraduhan ito. Nakita natin na tinapon ng mga tauhan ni Bokye si Jinyun sa karagatan. Sina Kyanggo at Goyan ay nasa malapit lang at nag-aabang para iligtas nila si Jinyun. At naligtas nga nila siya. Kinabukasan, ipinamigay ni Bokja ang mga disposable na cellphone na ibinigay ni Doki sa kanyang mga tauhan at sinimula nilang gamitin ito para sa kanilang mga mapanlinlang na gawain. Hindi nila alam na ang lahat ng mga teleponong ito ay konektado sa system na sinusubaybayan ni Goyan. Ngayon ay masusubaybayan na nila ang kanilang mga tawag at nakakakuha pa nga sila ng access sa account number ni Bokya sa pamamagitan ng isa sa mga telepono. Pansamantala, lumilitaw na sina Doki at Bokya ay nasa isang romantikong relasyon, ngunit ang tunay na plano ni Doki ay kunin ang lahat ng pera mula sa voice phishing scam ni Bokya. Nagkunwari silang nangingisda sa isang dalampasigan, at si Hana ay lihim na sumusunod sa kanila. Gayunpaman, ang pangingisda na ito ay isang cover lamang para pag-usapan ang kanilang plano para mabawi ang mga pera na nanakaw ni Bokya. Balak nilang kunin ang lahat ng pera ni Bokya at ipapadala siya sa isang malayong lugar. Si Hana ay patuloy na nakabuntot sa kanila, ngunit hindi niya sila mahuli sa akto. Nagiging mas komplikado ang sitwasyon habang sinisikap ni Doki at ng kanyang koponan na maisahan nila si Bokya pati na din si Hana. Sa ibang araw, nagpa siya si Hana na sundan si Doki sa isang Chinese restaurant ni Bokya para matuto pa tungkol sa kanya. Nilapitan niya si Bokya at direktang nagtanong tungkol kay Doki. Nang malaman ni Bokya na isang prosecutor si Hana ay agad siyang nagsinungaling at sinabing hindi niya ito nakita. Di nagtagal pagkatapos ng kanilang pag-uusap, si Hana ay tumatawag upang bumalik sa opisina para sa mga opisyal na tungkulin. Pansamantala, napansin ni Bokya si Doki kasama si Kyanggo at naging curious siya sa kung sino ang lalaking yun. Tinanong niya si Doki tungkol doon at gumawa si Doki ng isang kwento na sinasabing si Kyanggo ay isang smuggler na tumutulong sa kanya na makatakas dahil hinahabol siya ng isang prosecutor. Nang marinig ito ni Bokya, mukhang malungkot siya sa pag-iisip ng pag-alis ni Doki. Upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga, nag-aalok si Doki na ibigay kay Bokya ang kanyang mga disposable phone dahil hindi na niya ito kailangan. Di nagtagal, nakatanggap si Bokya ng mensahe mula sa bangko na nagsasabing nakablock ang kanyang account, kaya kailangan niyang bisitahin ang bangko at ayusin ito. Nagkataon na pupunta rin si Doki sa bangko para kumuha ng pera na ay pangbabayad niya para sa smuggler. Hiniling niya kay Bokya na sumama sa kanya sa daungan kung saan plano niyang bigyan siya ng isang espesyal na regalo sa pamamaalam. Sa daungan, saglit na umalis si Doki upang bayaran ng tiket sa bangka ng smuggler sa pamamagitan ng paglalagay ng pera sa isang pampublikong locker. Pagbalik niya, pinasalamatan niya si Bokya sa pagsama sa kanya at sinorpresa siya ng regalo, isang video na tila nagpapakita ng pagtutulak nila kay Jinyun sa dagat. Iminumungkahi niya na maaari niyang gamitin ang video na ito para takutin ang sinumang pulis na maaaring sumunod sa kanya.
Bago umalis, binigay ni Doki kay Bokya ang kanyang numero ng telepono para sila ay manatiling nakikipag-ugnayan. Bumalik si Bokya sa kanyang pinagtatrabahuan, iniisip ang hindi inaasahang pangyayari. Habang si Bokya ay sabik na naghihintay na bumalik si Doki ay nilapitan siya ng kanyang mga tauhan at hinihingi na nila ang kanilang sahod. Pero nakatanggap na naman si Bokya ng isang text na nablock ulit ang kanyang bank account. Agad siyang bumalik sa bangko at doon ay napagtanto niya na ang kanyang bank account ay naubos na ang laman at nasa 3 milyong dolyar ang nawala sa kanya. Naiinis siya at nagagalit. Ang kanyang mga alipores na nangangailangan ng kanilang mga sweldo ay patuloy na nagpipilit sa kanya na nagpapahirap sa kanya. Naaalala niya ang kwento ni Doki na kung paano minsan nalinlang si Doki sa isang katulad na sitwasyon, nakipag-ugnayan sa kanya si Bokya at humingi ng tulong sa desperadong panahong ito. Sinabi ni Doki na umalis na siya sa lugar na yon at sumama sa kanya. Ngunit nang hihingi ng malaking halaga ang smuggler para pabalay ka ng barkong sinasakyan niya. Kahit na humingi ng malaking bayad ang smuggler ay pumayag si Bokya na bayaran ito para makaalis siya dahil hindi na siya nagtitiwala sa mga tauhan niya. Habang kinakabahan si Bokya sa pagbabalik ni Doki, nagsimula siyang maging paranoid at maghinala sa mga taong nakapaligid sa kanya, nag-aalala na baka masangkot sila sa pagnanakaw. Kasabay nito, nakikipagtulungan si Doki kay Goyen at Kyanggo upang makabuo ng isang plano na pabagsakin si Bokya at tibagin ang kanyang kriminal na organisasyon. Alam nilang kailangan nilang kumilos ng mabilis bago pa lumaki ang hinala ni Bokya. Nang sa wakas ay bumalik si Doki, gaman ang loob ni Bokya ngunit maingat pa rin tungkol sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagdududa, pumayag siyang makipagtulungan sa kanya upang malaman kung sino ang nagnakaw ng kanyang pera at maibalik ito. Magkasama silang nagsimula ng pagsisiyasat gamit ang kanilang mga mapagkukunan upang sundin ang mga lead at mahanap ang mga posibleng sospek. Sa kalaunan, inihanda ni Bokya ang pera para bayaran ng smuggler at inilagay ito sa isang pampublikong locker. Kinukuha ni Kyanggo ang pera sa locker bilang bahagi ng kanilang plano. Sumakay si Bokya at ang kanyang mga tauhan sa barko para sunduin si Doki. Sa paglalakbay, natuklasan ng kanyang mga tauhan na mayroon pa siyang natitirang pera at hinihingi ang kanilang mga sweldo, kahit na gumagamit siya ng mga pagbabanta. Si Bokya ay nalilito sa lahat ng ito. Nang sumakay si Doki sa barko ay ikinulong niya sila sa isang silid at ibinunyag niya kay Bokya na siya ang nasa likod ng lahat ng kanyang kamakailang problema, kabilang ang pagkawala ng lahat ng kanyang pera sa bangko. Si Bokya ay nakakaramdam ng panghihinayang at pagkabigo, ngunit ipinaalala ni Doki sa kanya na marami sa kanyang mga biktima ng panloloko ay nagtiwala rin sa kanya. Sa kalaunan, humingi ng paumanhin si Bokya, ngunit nananatili si Doki sa kanyang desisyon, naghihintay ng isa pang barko na maghahatid sa kanya pauwi. Samantala, tinitiyak ni Goya na maibabalik ang lahat ng ninakaw na pera sa mga biktima, kasama na ang pera ni Kyanggo. Pagkalabas ng ospital, iniiwasan ni Songchul na makipag-usap kay Jimu noong una, sinabing pagod siya at kailangan niyang magpahinga, ngunit kalaunan ay pumunta siya sa punong tanggapan ni Songmi, kung saan nalaman niyang namatay na si Duchul. Ang balitang ito ay labis na nagpalungkot kay Songchul, ngunit sinusubukan ni Songmi na ilayo ang sarili sa anumang sisihin, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraang tulong sa kanyang pundasyon at ang kanyang mga pagsisikap na iligtas siya. Kinabukasan, nahuli ng pulisya ang lahat ng mga natitirang tauhan sa voice phishing scam ni Bokya. Dumating si Hana upang pangasiwaan ang operasyon, ngunit nalaman niyang si Bokya, ang pangunahing salarin, ay naglaho, tulad ng sa mga nakaraang kaso. Habang iniisip ng mga pulis na maaaring tumakas si Bokya dahil sa ayaw niyang bayaran ang mga tauhan niya sa araw ng sweldo. Pero sigurado si Hana na hindi ganun ang nangyari. Sa gitna nito, ibinalik ni Kyanggo ang lahat ng pera sa isa sa mga biktima ni Bokya at lubos na nagpapasalamat ang babae sa kanyang katapatan at kabaitan. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.